ito isang makinang gumagana, no? So, bubuksan natin para alamin natin yung mga inner workings niya, yung loob. So, dito yung carb. Pinakpan ko lang kasi magbabasa. Andito na siya sa labas eh, na naka-expose na sa ulan. So, ito yung carb. May iba tayong video dito, no? So, ito yung manifold. Nakaganyan siya. Diba? May iba tayong video. Bubuksan natin ito ngayon. So, gusto nyo makita kung nasan yung ano, yung tinatawag nilang sa oil plug. Zero. Diba single piston to. So dito tayo mag-a-adjust ng valve clearance. Merong multiple valves, multiple lang ganito. Okay, so ito. Sometimes magli-leak diyan, kailangan palitan ng o-ring. Valve clearance. Dito anong meron dito? Tingnan natin ha. Ito na yung ano, pag binuksan mo pala to, ito na yung sa cam shop sa ilalim yan. Ah, ito yung sa forward dyan, ayan o, mga cams. Ngayon, ito yung tinatawag nilang manifold, yung nakakabit sa carb. So ito yung dito nagdadala, dito pumapasok yung fuel air mixture papunta sa makina bago paputukin ang spark plug. Ito nyo, pag walang nabibiling mga gasket, pero actually mabibili mo ito sa Lazada, dadali mo yan sa mga shops, wala silang gasket, lalagyan nila ng parang gasket maker or triban. Yun yung nangyayari. Kasi wala nga eh, wala diba? O order pa. Eh pag dinala mo sa shop yung mga parts, yung mga motor mo for repair, syempre gusto nilang ilabas na rin kagad para bayaran mo sila. Kung hindi, hindi ka magbabayad, di ba? Dahil hindi pa nga gumaandar. Ito, itong nasa taas na to, ito yung motor na pasa push start. May motor dito. So may nabi itong starter na to, starter motor, ay itong push start. May nabibili rin to sa mga Lazada, kaya lang original, mas maganda eh. Nabili ko to 600, parang mahina. So ganyan yun, oh, yan o. Oh. Pag pinandar mo to, iikot to. Papaikutin niya yung makina. So, sana tayo? Sa side. Okay. Tignan natin yung side, ha.
clutch adjuster, oh. Dito. Pwede mo may adjust yung clutch mo using this, oh. Yung iba kasi, nasa loob yung ganyan. Ito nasa labas. Kaya hindi ko siya na-recognize agad-agad. So ito yung casing niya, no? Andito nga yung clutch, oh. Tama, ayan, oh. Clutch basket. Sipag itong mga clutch na to, nai-engage, saka pala umiikot tong bracket. Oh, ito yung nag-i-engage at nag-i-disengage. Itong mga baskets na to. Okay. That's the right side, ah. Dito naman tayo sa left side. Left side, nakita niya may mga wire. Nandito yung magneto. O yung gumagawa ng kuryente para sa spark plug natin. So dito yung ano kanina, yung push start motor. Tik na yun, dito malalaman yung kung naka top dead center yung piston. Electrical side, ah. Tinatawag natin yung magneto system nyo. Magawa ng kuryente. Kaya minsan tapasin nyo yung ito rin yung nag-charge ng battery at saka yung at wala kayong baterya sa motor, di ba? Meron kayong high voltage na para sa ilaw nyo. At walang battery yung motor. Dito galing yun. Parang meron siyang generator system electrical sa pag-ikot ng makina, nagje-generate siya ng kuryente. Yes, so. So ito yung magneto system. Ayan, oh. Pag umiikot, kaso sunog na pala, oh. Sunog na to. Habang umiikot, nagje-generate siya ng kuryente. Papunta rito. Pulsing. So itong system na to ang papalitan mo pagka wala kang kuryente. As you can see, sunog na ito. Supposed to be a copper wire, not black. So sira na tong system na to. Ito mukhang okay pa. Kasi yung isa nito maaring sa charger, eh. Yung isa sa kuryente sa motor. Ito parang may magnet, oh. Magnet, oh. Ito yung sisilipin natin. Ito yung ito, dun sa silipan dito, oh. Dito yung silipan dito, ito yung sisilipin natin, oh. This one, ito dapat sisilipin natin, T. Yan. Pagka nakalagay yan sa T, yung piston naka-rest dito. Para pag binunot natin, hindi dangling o everywhere, no? Yan ang pinaka-guide natin. Yung T na yan. So, dyan tayo magsisimula, dyan din tayo magbabalik. Pero since di naman natin ito ibabalik, for demo lang. So, tuloy tayo, ha? Dito naman tayo sa, ano, sa block. Tinatawag nilang block, piston ring. Yung mga nag-a-upgrade, dito sila nag-a-upgrade sa top na to.
Ah, ito yung ano, ito yung cover ng isang valve, yung out valve, oh. Kasi two valves nga pala to. Yung out valve, dito tayo mag-a-adjust. Ito yung port niya. Ito yung adjustment port niya para sa out valve. Ilalagay ng triban. Pag wala ng triban, ilalagay ng super glue. Oh. See, oh. Kasi yung o-ring niya, oh, dapa na. Kaya ginagawa niya, lalagay ng triban o kaya super glue. Pag pinadala niyo sa mga shop, ayan yung valve niya. Let's check yung valve clearance. Ito na yung silip. Ito yung sa ano na, yung sa black na. Ito. Tanggalin natin dito para lumabas yung black. As you can see, oh, yung panahon-panang walang mga Shopee Lazada, wala silang mabili mga gasket ng mga iba-ibang klaseng motor. Kaya kita mo puro yung gasket maker. Yung parang toothpaste ang ginagamit. Ayan. Kaya hindi masyadong selyado. Kaya nagsisimula ng mga loose compression. Ito na yung timing sprocket. Ito na yung timing chain. So, hindi mo mabubunot tong pistong block kung hindi mo ma-release tong tatlong nuts na to. Pero kailangan i-top dead center mo. Since ganito yan, oh. Ganito siya, eh. Yung locking niya, andito. Andito, oh. So, yung T, dito banda. Tapos ito, ayan, oh. Ayan yung guide niya, oh. Ito naman andito. Yan, yung JD. Yan. You know, yung marker na yon. Makikita mo rito yung T, tapos nandito yon. So, ibig sabihin, nakarest na dito yung piston. Pwede na natin tanggalin.